Tanggap po na tayo o may parauhin at nasa linya na ng ating komunikasyon ngayon. Makakasama at makakausap natin, wala iba, kundi si Dr. Carlo Arcilla, Director po ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute. Sir, good morning. Si Jade po ito at si Mike Abe sa Usaping Bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Doc. Alright. Okay, balikan lang natin. Si Dr. Arcilla, siguro inaayos ng partner ang kanyang signal. Ito yung magandang usapin din yan tungkol sa nuclear power, partner, energy. Mm-mm. Tsaka yung pag-recess nila kung paano na ba, mayroon bang silang nadidevelop na mga pagkukunan natin ng power? Kasi alam mo yung DOST, napakaraming trabaho dapat yan eh, na ginagawa. No? Alam kong ginawa naman nila, pero siyempre hindi natin maramdaman pa rin, lalo na pagdating sa nuclear or pagpuproduce ng dagdag power dito sa ating kung papaano. So, diba, although itong si Dr. Arcilla ay sinasabi niya, kaya naman natin eh. Kayang i-provide, kayang i-produce. Pero napopolitika lang. Yan ang mabigat na naging kalaban natin, yung politika. Kasi pag pinolitika, nasasayang yung mga pag-aaral at pinag-aralan ng ating mga dalubhasa dahil nga kasi nasasapawa ng pamumulitika ng iba o ibang interest ang nangingibabaw, partner. Oo, lalo na ngayon, partner, na pag-uusapan din ng tungkol sa enerhiya dahil sa papasok na administrasyon, ikinukonsidera at pinag-aaralan din, tinitingnan itong Bataan Nuclear Power Plant. Hindi lang yan, partner. Basta tumaas ang fuel, ang sunod na tatamaan ay energy. Dahil ang pag-produce ng power, kailangan ng oil. Yan ho yung magkapitbahay eh. Yan yung hindi mo pwedeng paglayuin. Pag walang oil, walang power. O ang pag may malakas ang power, so maraming fuel ang kakailanganin. Okay? Yung power, yung oil at power, yan ang bihikulo para gumunlad ang Pilipinas o umunlad ng isang bansa. Kahit anong bansa sa buong mundo. Ang oil at power napakahalaga para para umangat ang ekonomiya. So tayo po ganun din. Yan ang dapat isipin ng ating mga negosyante at ng mga politiko at ng huwag mga politika masyado ito. Hindi po biro ang masamang epekto ng oil price hike dahil lahat yan damay, partner. Oo, napag-uusapan din yan, partner, dahil may kakayahan ba ang ating bansa na mag-handle ng ganito nuclear power plant? Yun ang mga tanong usually ng ating ilan sa mga kababayan din at politiko. Kaya yan, partner, ano? Financially medyo hirap tayo, pero may mga nagbo-volunteer katulad ng South Korea. Noong malaman na ito'y pinag-uusapan bata ang nuclear power plant, nagbo-volunteer sila na mag-finance. So, ayun na. So, yung technical people naman, siguro kayang i-provide dyan ang ating mga magagaling na engineer, mechanical, mga scientist at iba pa dyan sa Department of Science and Technology. Kung gugustuhin, ano kasi partner, pasintabi na sa ating lahat at sa inyo ng mga nanonood, hindi pwede kasing basihan na pagwala, pagkulang, wala ka nang gagawin. Hindi pwede. Sa gobyerno, basta may pansimula. Sa gobyerno, basta may idea ka na makakabuti sa bayan, gawin mo. Hindi pwedeng huwag nating gawin dahil walang pera, huwag nating dahil yung negative ka agad, hindi pwede yun. Kahit sa pribadong sektor, kailangan positive. Hindi pwedeng lagi na lang kulang dito, kulang naman power, hindi natin kaya. Walang mangyayari pagka ganun. Lahat ng makakabuti para sa bayan sa darating na mga panahon, simulan. At ang sinimulan, merong katapusan kung magiging seryoso ang galawan ng mga kinaukulan. Dok. Good morning, Pa. Ayun. Well, Doc, kamusta na po ang, siyempre, pagsusuri, pag-aaral ninyo dyan po sa Department of Science and Technology dahil alam ko at dati na kausap na namin kayo dito na yung issue sa nuclear or pag-talakay sa isyong ito, kaya ng mga Pilipino eh. So, kaya ho ba? Kakayanin ba kung sakali na ito ay bigyan ng pansin at priority ng incoming administration under President Bongbong Marcos Jr., Doc? Kakayanin naman po. Actually, last week, importante, kasi meron po tayong research reactor dito. Actually, malapit lang sa opisina ko ngayon. Ano pa yan, 1960s pa yan, no? Binuhay namin ulit last week yung kanya, ang tawag niyan, Subcritical Assembly for Training, Education, and Research. Ang prinsipyo behind it is similar to nuclear power plant. Ito walang power, pero yung neutron dynamics niya. Magiging training ground po ito ng mga Pilipino sa mga training ground. Ang importante nito, na-prove namin na kaya ng mga Pilipino kasi ang nag-design po nitong facility ito ay mga Pinoy. Ako rin maraming babaeng nuclear scientists. Kami nag-regulate, kami nag-founder. Hindi po ito. Yan ang picture niyan, hindi po yan. Yan BNPP. Yung tinutukoy po dito yung itlog.
yung itlog na nandito sa sa Commonwealth. Yes. Kasi baka iba kasi yung pagpapaanda ng nuclear plant. Pero ang ibig ko sabihin, kung kaya namin paandarin yung research reactor, pwede rin mapaandar yung nuclear plant. Mas actually, hindi naman ganun kahirap paandarin yung nuclear plant. At saka maraming Pinoy na nasa abroad na nagtatrabaho sa nuclear power plants. Kung itutuloy ni Presidente BBM ito, sabihin natin sa kanila, umuwi kayo dito, bibigyan namin kayo ng maayos na sahod. At saka para naman tumulong kayo sa bansa natin. Kasi tama, kailangan talaga yung yung nuclear. Hindi papalitan lahat ng power source ng nuclear. Yan ang dapat malaman. At kahit na nga binuksan yung BNPP, 620 megawatts lang yan, mga 11,000 yung kuryente natin. Hmm. Pero kasi pag umandar yung BNPP, pag napatunay ang umandar na maayos, mura, so pwedeng itayo yan, at least mga tinatawag na small modular reactors, doon sa mga ibang lugar sa Pilipinas, especially yung wala sa grid, kasi doon ang mahal ng kuryente ko. Mm-hmm. So, kailangan rin ng renewables, sabi ng iba, o ba't ka mag-nuclear, marami naman tayong solar at saka wind. Ang issue lang kasi sa solar, 30% available lang yan, so 70% of the time, may backup ka. So, okay. Yun po. Well, ganito, Doc, ang sinasabi nyo, kapag ka talagang gagawin ng gobyerno ito, hindi natin kailangan kumuha ng mga magagaling na ibang lahi. Kaya nating pakiusapan na pabalikin sa Pilipinas ang mga magagaling na Pilipino at dito sila gawin nila yung kailang kaalaman para sa pagbuo ng nuclear na makakatulong sa ating bansa. Yan yun ba sinasabi nyo? Kaya ho ng mga Pilipino kahit nasa abroad pwede sila umuwi. Okay, kailangan din natin ng mga foreign experts. Pero tinan nyo ha, yung UAE, ang tawag niyan. United Arab Emirates, opo. Yung UAE, nagtayo ng sariling, nuclear power plant, ang gumawa ang Koreano. Wala silang research reactor. Lahat ng trabador nila ay galing sa abroad. Uh-huh. Actually, maraming Pinoy doon. So, yan po. Kung sakali mang gugusto yun ang presidente natin, makakahanap tayo ng taong gagawa niyan. Hindi naman parang minsan na tawag niya na babahala nila kung sasabi nila na hindi daw natin mapaandar ang plan ng mga ambisyon pa ng nuclear. Eh, actually mas complicated yung aeroplano kasi sa nuclear plant. Yes, yes. So, 80 anos na yung papupunta, 80 anos, simple lang po yung nuclear. Kaya nga lang, delikado pag hindi mo ayusin. Kaya nga dapat malakas yung regulator. Okay. By the way, para lang kaalaman ng kababayan natin, 450 nuclear plants sa buong mundo ngayon, supplying 10% of the world's electricity. 100 halos nasa Amerika. Kung unsafe yan, bakit ang Amerika may 100 tumatakbo? Mga 60 anos ng age sa kanilang nuclear plant. Mm-hmm. 20% ng kanilang electric power. So, mm-hmm, yun po. Anyway, Doc, ganito, ito ho bang controversial na bataan nuclear power plant? Ito ba'y, sa tingin ba niyo, ito yung dapat nating ituloy? Kung magkakaroon ng approval ang ating taong bayan at ang ating administration or gagawa na lang ng bago? Ano ho ba ang medyo pagdating sa gastos, malakihan yan eh. Ano po yung mas maganda na nababagay? Ituloy itong bataan or maglagay ng sa ibang lugar? Actually, depende po sa presidente yan eh. Pwede naman yung dalawang option. Ang katandaan sa bataan nuclear plant, bayad na yan eh. Mm, eh yes. At saka may offer na sa South Korea na i-rehabilitate. Walang gagastos ng gobyerno, 1.1 billion. Hindi naman sila, alam nila kung anong risk nila. At saka meron silang exact model nito eh, na nandoon sa South Korea. So, pag nag-offer sila, walang risk sa gobyerno natin. Pero kailangan i-check pa rin. May nagsasabi diyan, may fault, hindi totoo yun, pero i-double check natin. May vulkan daw nakatabi. Again, yung vulkan na yan ay mas matanda pa sa Laguna de Bay Volcano. So, lahat ng mga alinlangang issues i-address. Kasi sayang po yung investment diyan. Kung nakikita niyo yung picture, may parang empty lot na nandoon, pero ipagkasyan pa ng isang planta yun eh. Mm. Pero tama din po kayo, yung tinatawag na small modular reactors, mas maliit dito, mas mura. Okay. Pwedeng ilagay mo 70 megawatts sa maraming lugar sa Pilipinas. Pero matagal pa yan eh, siguro mga 5-6 years. Eh itong BNPP, kung mamadaliin po ni South Korea yan, baka 4-5 years, natakbo na yan. So, yes. Yun po. Okay. Well, kung sakali po na kayo ay tanungin, ipatawag kayo ni President, incoming President Bongbong Marcos Jr. at i-discuss ito at tanungin kayo kung kailangan o hindi, kayo ho ba'y magre-recommenda na ito'y bigyan ng priority ng kanyang administration na magkaroon talaga tayo ng nuclear power dito sa ating bansa para maibsan na yung problema sa kakulangan ng supply o power nga po na nagiging problema ng buong Pilipinas, hindi lang ng Luzon. Actually, alam na ng Presidente yan eh.
ang presidente natin na naghahanap ng paraan para maibsan yung kuryente. Yes. Kailangan yung nuclear. Kasi ang ganito po, ano, 60% ng ating kuryente galing sa coal, imported po yan. Mm. E kung sakaling si Indonesia na pinag-importan natin, sabi nila, ayaw na namin magbenta. Nangyari yun noong January, ipit po tayo. Tapos yung malampaya naman, pinanggagalingan ng 40% ng Luzon ng elektrisidad, ay paubos na. So, dapat maraming approach dito. For example, kung pwede ma-extend yung malampaya, magbarena doon. Mm. Tapos yung geothermal, kung pwede ma-extend. So lahat, bali full energy approach. Hindi lang naman po nuclear pinag-uusapan dito. Yes. Pero kung hindi mo isasala yung nuclear, mahihirapan tayo. Mahihirapan po tayo. Yun po yung nasa. Ngayon, maraming bansa bumabalik sa nuclear. Masa na yung Germany, gusto nilang isara yung kanilang mga nuclear plants. Mm. Eh, pinag-iisipin nilang bumalik ulit eh. Eh, tingnan mo ha, kasi ano tawag diyan, naiipit sila ng Russia. 70% na kanilang gas ay galing sa Russia. So, yun po. So, yung mga maraming bansa tumitingin sa nuclear ngayon, eh meron na tayong yari na. Hmm? Tapos, pwede namang, may ano, pwede patakbuhin. Kung pwede patakbuhin na safe, bakit hindi naman gamitin? Kung unsafe, hindi pwede tumakbo. Hmm. Okay. Doc, sandali ha, ang aking partner si Jade, may mga dagdag pong tanong. Doc, paano ho ba? Kailan, ilang taon ho ba magagawa pag tayo ay, kunwari, magsagawa o magawa ng, mag-develop ng isang bagong nuclear plant? Okay, ganito kasi yan. Una, pag inayos yung BNPP mo, yan ang pinakamabilis kasi nakatayo na yan eh. Mm-hmm. Depende sa usapan ng Pilipinas at saka Korea, pwede i-fast track yan, 4 or 5 years. Mm-hmm. Pero yung tinatawag na small modular reactors, baka mas matagal pa kasi wala pa kasing working model. Ang gumagawa niyan po ay Amerika. Kagandahan po sa SMR na yan. Doon ang gagawin lahat ng yung ano sa doon sa country. So, ang delay kasi ng ano ng construction ng nuclear plant pag gagawa ka ng malaki. Nandoon sa bansa no na pinagagawan. Let's say may supply chain issues ganun. Kagandahan sa SMR, yung halos yung buong reactor ay buo na. Pag isasaksak mo na lang, so yung safety nandoon na sa gagawa. Pero kailangan maghabol ang Amerika. Ayan po pala yung nasa picture, yan yung aming research reactor. Yan po yung sinasabi kong nirestart namin sa loob po niyan. Masabi ko lang, by the way, yung puti pong itlog na yan ay containment structure. Kaya kung sakali mga magkaroon ng aksidente sa loob, yan lang. Nandyan po ito sa Quezon City, sa likod po kami ng UT at saka ng Techno Hub. So, kaya ba ng Pilipinas? Depende po, political will po. Sa palagay ko naman, nakikita ko naman kay Presidente Marcos. Kasi kita niya na, hirap tayo eh. Mm. Dapat gawa na lang paraan ngayon. Yun po. Mm. Yan po yung aming research reactor. Yun. Mm. Maliit lang po yan, pero ang prinsipyo ng papatakbo niyan ay similar sa papatakbo ng nuclear power plant. Mga Pinoy po yan lahat. Mm. Ang nandiyan, tinan nyo, dalawang babae. You know? Ako yung mga nag-design yan, mga babae pa. So, sasana naman ayan oh ayan po yung ano ayan po yung staff namin saka kasama namin diyan si Congressman Marco Juanco na na-elect siya sa Pangasinan, very strong nuclear advocate. Titingnan niyo po ang daming babae. Yes. Maangas yung mga babae yan, mga matitinding nuclear scientist po yan. Magagaling yan, magaganda pa. At kung sakali man Doc, itong sinasabi mong SMR ay pwede mong itayo diyan sa iba-ibang bahagi ng bansa. Opo. Especially yung mga islang wala sa grid. Yung kasi nakakamahal eh. For example, Palawan. Mm-mm. Ang Palawan, ang ganda-ganda ng isla eh. Hirap sa power. Pumunta ka doon sa kanilang underground river sa gabi, doon sa Sabang. Walang kuryente. You know, sayang yung tourism natin pag walang kuryente. At saka yung manufacturing natin, nagtakasan lahat yan ng tumasang kuryente. So, ako taga-Katandawan is po, napakamahal po ng kuryente sa amin. Mm-hmm. So, isang SMR maganda nun. At saka, malakas ang pagkakagawa yan. Kaya niyang, for example, may bagyo, ano? Yes. Ang nuclear plant ay isang pinakamalakas na kukontra pag may bagyo man, may tornado. Alam niyo ba na yung BNPP natin, kayang mag-survive pag nag-crash ang aeroplano doon? Mm-hmm. Kasama sa design po yan. Wow. Well, balikan ko lang po doon sa SMR na sinasabi po ninyo, kapag itinayo yan sa mga lugar dito sa ating bansa, eh ano po yung kinoconsider ninyo? Ano yung mga factors na dapat i-consider bago po ninyo itayo, ilagay dyan? Okay, una, yung kakayanin ba ng islang yan, yung demand? Kasi, let's say, 70 megawatts yan, umalaki yan. Para, kasi ganito eh, ang magtatayo yan, probably hindi gobyerno, ay PPP po yan.
parang hindi naman alakin na ng ginastos ng gobyerno. So dapat negosyo yan. So dapat, ang lahat ng negosyo kaya lang ang kumita, pero safe din dapat. So pag-aaralan po yung, ano, yung isang isla o isang park. Tapos kung sakali malaki ang daman, dagdag ka ulit. Modular yan eh. Parang Lego. Dagdag ka ng dagdag lang. No? So ano mga lugar ang nagkoconsider niyan? Alam ko Palawan, isa. Yung Cagayan, nagkoconsider rin. Actually, pag namatak mo na, makikita mo, alam mo naman yung mga Pinoy, gagaya yan pag makita nilang state at saka mura yung kuryente. Yun po. Mm. At ito pong mga SMR na sinasabi po ninyo, gawang Pinoy to. Tayo pong gumawa. Hindi po gawang Pinoy yan. Yan. Kasi kung gawa natin yan, hindi pa natin kayang gawin yan. Ang leading na nagli-design po niyan ay si New Scale sa Amerika. Meron din yung ano, meron din yung South Korea, pero medyo na-delay sila kasi yung dati pa sila anti-nuclear. Meron din ang Argentina, meron din ang Canada, ang UK, yung Rolls-Royce, bago pa lang nalaman nila, gusto nila rin magtayo din. So may mga competition din sa pagpagawa po niya. Ang problema lang, wala pang ginagawang working model. Importante po kasi gumaga ng working model kasi doon babasihan ang regulasyon po. Well, bukod po sa SMR, may masasuggest po kayo o mare-recommend sa incoming administration na short term para lang maibsan itong pagmahal ng ating mga kuryente at kasi itong oil price hike tuloy-tuloy rin po dahil nga sa gulo dyan sa Ukraine at Russia. Inyo po, mahirap po yung problema ang hinaharap ng ating presidente at saka ng taong bayan. Hindi ganun ba simple. Ang isang suggestion po, hindi naman nuclear, for example, mag-drill ng maraming butas kasi yung malampayang yan, pero kasi pag yung malampaya tumagal, 40% na lang Luzon. Eh hindi tayo nag-drill this past 6 years. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kasi pero so kakausapin mo si China dyan. Chichikahin mo siya kasi ayun, sa ating yung lugar na yan eh. So, kailangan mag-ano sa gas, kailangan din yung renewables. Hindi pwedeng walang renewables din kasi yan yung pang ano eh, pang tawid. Pangtawid habang wala ka pang nuclear, kailangan may renewables ka rin. So multi-faceted po ang approach ano, sa pag-consider ng energy po. So, kaya importante po yung mahihirang na ano na DOE Secretary. Dapat magaling siya, maangas at saka sumusunod sa Presidente. Yun po. Yun corruption. Yun ang qualification para sa isang susunod na DOE. Yung may alam, kailangan talaga may alam dito sa... Kung may alam, hindi. Mahirap kasi pag-aaralin mo pa ngayon, eh, nagmamadali tayo. Yes. Ibigyan kita ng example, ha? Bata ka pa kasi. Nung panahon ng dating president, yung tatay ni BBM, nung tinayo niya yung nuclear plant, si Engineer Velasco, magaling yun. Tinatayo niya yung nuclear plant, tinatayo niya PNOC Group Companies, nagpahanap siya ng geothermal, number 2 tayo sa buong mundo. Tapos nakahanap din tayo ng oil. So talagang ano, full government approach. Ganun din ang mangyayari po dito. Ayan, partner. Okay, ganito. Director, Doc, alam naman natin na yung pag-aaral hindi biro. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Maraming pinagdadaanan kayo dyan. Ngayon ang tanong, magsimula tayo doon. Kayo ba ay, kasi yung talino, galing, nandyan na kayo eh. Nandyan na yung mga Pilipino. Pero yung facilities, kung paano suriin, paano gamitin doon sa pag-aaral, enough na ba? Meron na bang ganyang klaseng facilities mismo yung DOST? Para yung talino ng kaalaman ng ating mga kababayan katulad ninyo ay magagamit naman ninyo kasi hindi naman pwedeng puro tsuri lang ito. Kailangan merong actual na mga facilities kung paano i-apply. So, paki-update nga ninyo. Meron na ba kayong ganyang facilities o kulang pa rin? Kulang pa po. Kasi ilang taon na tayong walang nuclear, 1986 pa. Alam niyo po, nung time nung bago pinagtakbo yung BNPP, napadala tayo ng mga 80 ng mga scientists and engineers abroad para mag-run yan. Eh, nung kinancel yan, hindi na sila bumalik. Marami kaming facilities dito, pero hindi pang nuclear power. Maraming research sa nuclear medicine. So, kulang talaga. So, kung sakaling tutuloy si nuclear, sasabihin mo kay Mr. President o kanina man na maging ano, na kailangan namin mga gamit, no? Laboratories. Yung research reactor, malaking tulong po yun. Kailangan namin ng simulator, yeah. Sa kailangan din natin ng pasilidad para para desisyonan kung saan ilalagay yung nuclear waste. Kasi importante po na simula pa lang ay alam na kung saan anong gagawin sa nuclear waste. Okay. Yes. Well, Doc, alam ko ginagawa mo ang lahat. Hindi naman ngayon lang na-interview kita, na-interview ka namin before, ano?
alam kong kaya mo at nasa puso mo yung pagbabago dito sa ating bayan. Technically, legally, alay, kaya ninyo yan eh. Pero politically, yun ang problema nyo eh. Ah, kasi kulang sa political will. Masyadong pinupolitika yung mga gandang project ng ating bansa noon hanggang ngayon. So, sayang kasi yung pag-aaral ninyo at paghihirap. Pagkatapos ay mababaliwala lang dahil nga sa maraming mga politician ang nakikialam at minsan na i-impluensyahan ang nakaupong Pangulo. Yan ang problema natin. Ikaw ba sang-ayon doon? Actually, medyo sang-ayon. Hindi lahat. Ano? Kasi ganito eh. I think alam ng presidente natin na ang kanyang, yung nabumoto sa kanya 31 million eh, times 2 yung position, di ba? Yes. So, meron isang napakalaking, anong tawag yan, political capital. And I think yun ang pinaka advantage niya. Karamihan ng mga Pinoy bumoto para sa kanya. So, ibig sabihin, in-expect ng mga tao na kung anong gagawin niya ay susuportahan. Good, good. Okay. Talagang yung political will. So, sa palagay ko naman, tingnan nyo ha, yung mga pinipili niya mga cabinet secretaries, mga maayos eh. Masinang ang oposisyon, ang nasabi nila. Yes. Pinipili. Hindi basta ba yung mga ano, mga kaano lang, kapartido, hindi ba, mga marunong, kahit na mga iba, associated pa nga doon sa oposisyon na una. So, yun po. Okay, tama yan. Okay, anyway. Doc, salamat po sa inyong oras at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nasa inyo, ang pag-asa namin, nasa inyo mga taga dyan sa DOST dahil kayo nakakaalam at kaya naman natin. Financially, may problema, pero technically, at saka ho, kaalaman ng mga Pilipino, kaya-kaya ito. Mm-hmm. Salamat po and good luck sa inyong mga ginagawa. Thank you, Doc. Salamat. Thank you po. Thank you po.